Hello. Magandang araw sa inyo, mga paps, mga ma'am and sir. Ngayong araw, tayo ay babiyahe patungo sa Mount Gulugod Baboy. Yung Mount Gulugod Baboy ay favorite yun na destination sa mga mountaineer na gusto ay chill lang. Sometime 10 years ago, wala pa talagang kalsada paakyat doon. So ngayon, nabalitaan ko may kalsada na paakyat mismo doon. So susubukan natin ng Suzuki Espresso. So yun, samahan nyo kami sa biyahe. Okay, so nandito na kami sa Mabini. Meron ditong environmental fee na 50 pesos per tao. And yun, okay lang naman para makatulong sa nature. So andito na kami sa kabilang side ng Mabini. Kasi yung Mabini talaga kilala sa ano, sa Anilaw. Ito yung kabilang side. So ito yung sa circumferential road nila kung tawagin. Okay. Ganda ng dagat, no, mga boss. Sarap maligo. So, yan, paakyat na. Dito, akala ko mabibitin yung espresso, eh. Na, yung mula dun sa sea level, biglang ahon. So, yan. Bumunot pa ako ng primera. Kala ko talaga may bitin eh. Pero kayang-kaya naman. Naka-aircon pa nga eh. Tsaka alam nyo, tingin ko may technology na yung espresso eh, na ano, pinapatay niya yung compressor pagka nakikita niya na ano, nahihirapan yung makina. So, no need naman na patayin yung aircon. So, pa-comment nga mga boss kung tama ba yung hinala ko dun. So, yun lang napansin ko eh, kasi nung paahon, humihina, nawawala ng lamig. Siyempre, may fan. Pero, nawawala yung lamig. So, yun. Yan, nandito na kami sa may paakyat ng Gulugud Baboy. Yan, parang alam ko, wala pa ito dati kasi nung naalala ko nung umaakyat kami dito, mula dun sa baba may aakyatin ka, pero ayun nga may mga bahayan din, pero hindi ko matandaan kung gawa na to, pero parang wala pa talaga tong kalsada na to paakyat mismo sa ano, sa may summit. Pero yun, kayang-kaya naman to kasi yun nga, tao nga kaya umakyat eh, sasakyan pa. Diba mga paps, mga mams? Tapos dito medyo parang makipot yung daan. So pag ganito yung situation, bigayan lang. So ang pagbibigyan natin dito yung mga paahon. Kasi huwag niyong sasalubungin. Yan si Kuya, oh. Lakas. Yan, nandito na tayo malapit sa may parking area. Nagulat nga ako parking area na ito eh. Dati kasi, ito yung parang ridge. Kasi pipili ka dito kung sa kaliwa or sa kanan. Kasi ito, mga pinagbanderahan to. Tapos yan, may dalawang peak yan. So, mas maganda talaga mag-camp dito sa may kanan. Ito, yan, yan. Yung nakikita niyong bundok sa may kanan. Sa kaliwa, ito yung medyo mas mataas na peak. Kaya kung makikita natin sa video. So, yan. Ang galing, no? Meron ng parking area. Samantalang dati, wala. Hindi makakaahon dito ang sasakyan. So dito magbabayad ka ng 50
50 nga ba? Oo, 50 sa ano, sa per tao. Tapos 80 sa parking. Oo, okay lang naman kung makakatulong talaga. So, akit na tayo. Makita nyo naman yung get up ko. Mukhang pupunta lang sa ano, sa mall. Wala. Hanggang, ito yung literal na 5 minutes na lang nasa summit ka. Literal to. So, sa mga mountaineer, alam nila yon na parang meron jargon sa pag tinanong natin yung guide, ilang minutes, 5 minutes. Ito, literal, 5 minuto, nasa summit ka na. Ayan, paakit na. Ano naman yung get up namin? Well, hindi mo lang naka-hiking shoes. Pagod na si ano, si boss. Wala, puro kain lang ginawa nito eh. Ang ganda ng view. Grabe. Tuloy na natin to. Ang daming ibon. Buti nga nung mga oras na to, gumanda pa na hun eh. Pinagbigyan pa rin tayo ni Lord. Eto na, ang summit. Ano yan, dami rin umakyat. So, yan ang view sa taas. Diba? So, worth it naman yung pag-ahon. Plus, convenient na dahil kaya mong dalhin yung sasakyan. Ito yung mga konting photos namin. So, kung nagustuhan nyo, please like, share, and subscribe. Yun lang. Paalam!